Umiina po ang bagyong Jolina, pero may isa pang bagyong binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay ang bagyong Kiko na isa na ring typhoon. Para sa detalye, makausap natin si PAGASA Senior Weather Specialist Chris Perez. Chris, good morning. Unahin natin itong severe tropical storm Jolina. Anong latest? Magandang umaga, Igan. Ngayon nga ay binabaybay nitong severe tropical storm na si Jolina ang coastal waters ng Bawak, Marinduque pagkatapos mag-landfall dito sa may bandang Torrijos, Marinduque kaninang alas 12:15 ng umaga. At sa ngayon, napanatili ni Jolina ang lakas ng hangin na umabot ng 100 kilometers per hour malapit sa gitna nito. Yung pagbugso naman ay abot ng 150 kilometers per hour. Ito ay inaasa natin kikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahan pa rin natin yung pagkilos ng bagyo si Jolina ay maapekto ng nakararaming bahagi nga ng Southern Luzon area ngayong araw, kasama na nga dyan ang Metro Manila. Okay, Chris, maglalampol ba ito? Kamusta yung track niya? Well, sa ngayon, Igan, inaasahan natin no, na posible pa rin itong maglandfall dito sa may bandang vicinity ng Eastern Batangas. Okay. Pero kung makikita natin yung forecast track natin, i-consider natin yung area of probability na tinatawag natin, hindi rin po natin nirurule out na posible itong maglandfall dito sa may bandang vicinity ng northern part ng Oriental Mindoro. Kaya sa ngayon, Igan, lamang itong mga areas na may warning signal. So generally, yung mga lalawigan dito sa may bandang Calabarzon area, pinapayaan natin. Ganon din itong lalawigan ng Mindoro, pinapayaan pa rin po natin sa posibleng landfall ng bagyo si Jolina ngayong araw. Ilang beses na nag-landfall si Jolina? Simula nung nakaraang gabi, Igan, naka-pitong landfall na hanggang kanilang madaling araw itong bagyong si Jolina, sapagkat nagkataon nga na ang unang area na tinawid nito ay itong Visayas area. Oo. Then alam naman po natin na ang Visayas ay separated by bodies of water, yung mga isda doon. At least yung landfall na yun, nakakapagpahina rin sa lakas niya, di ba, Chris? Well, Igan, tama ka dyan, no? Sa ngayon, nasa severe tropical storm category ito at hindi rin natin nirurule out na posible pa itong humina habang tumatawid sa kalupaan ng Southern Luzon area ngayong araw. At kailan inaasahang lalabas siya? Chris? Chris? O, babalikan natin si Chris Perez para malaman natin kailan ba itong lalabas sa par ang Jolina. At mamaya, hingi tayong detalye kaugnay naman ng isa pang binabantayang bagyo, ang Kiko. Samantala, balikan natin si Chris Perez ng PAGASA. Chris, ang uling tanong ko, yung Jolina, kailan ito lalabas ng par? Inaasahan natin na posible nga lumabas na ng par itong bagyo si Jolina sa darating na Biyernes, no? Biyernes. Pero yung patuloy tayong mag-monitor para kung magkaroon ng pagbabago sa lakas, kilos, or bilis ng pagkilos nito, ay agad-agad nating maabisto nating mga kababayan. Every 3 hours po, nagpapalabas tayo ng cyclone bulletin regarding sa bagyong si Jolina. Okay. Punta tayo kay Kiko. Bakit ang bilis itong lumakas tulad ng bagyong Jolina din, di ba? Yes, Igan. Nagkataon kasi na favorable yung environmental condition, sea surface temperature, at mahina yung tinatawag nating vertical wind shear dito sa area ng bagyong si Kiko, no? Kaya naging lahat itong mga factors dito yung naging rason kung bakit nag-intensify into a typhoon itong ang bagyong si Kiko. Oh, 150 kilometers per hour. Anong lugar ang posibleng una nitong hagupitin na Chris? Iga, na kagandahan ng bagyong si Kiko ay hindi natin ito inaasahan na maglalandfall sa anumang bahagi thank na. Thank you, Lord. Oh. Na 2 hanggang 3 araw inaasahan natin na kikilos ito patungo dito nga sa may bandang eastern section ng Taiwan. Bagamat hindi natin nirurule out, no? Na kung bahag sumubsob, nagkaroon ng westward na pagkilos habang papalapit ito sa eastern section ng Taiwan, ay posible rin tayo magtaas ng warning signal number 1 at least, ha, doon sa may bandang dulong Hilagang Luzon. Ganun pa man, ang talagang inaasahan nating senaryo sa ngayon, yung sentro nito ay hindi direktang tatama sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero patuloy din tayo magbibigay ng 6-hourly update naman tungkol dito sa bagyong si Kiko. Oo. Ano ba epekto ng dalawang bagyong nasa par? Meron bang ano yan? Ika nga eh, naghahatakan ba yan o nagpapalakas lalo? Well, sa ngayon, Iga, no, ang nakikita natin ay halos minimal pa yung effect nitong or yung interaction ng dalawang bagyong ito na nasa loob ng ating epicenter. Pero tingnan nga natin sa darating na araw, no, sapagkat supposed to be kung ang bagyong si
Kiko, ay tutungo sa may bandang eastern section ng Taiwan. Oo. Okay, maraming salamat. Pag-asa si may Weta. Tendency na sumuko or bumalik itong bagyong si Jolina dito sa ating bansa. Pero sa ngayon ay hindi pa natin nakikita yung ganong senaryo. Maybe makikita natin yan during the post-analysis pagkatapos po nitong dalawang bagyong ito. Okay, huli na lang. Weather conditions sa Metro Manila ngayong araw? Well, Igan, ngayon no, nakataas ang warning signal number 2 dito sa Metro Manila. Kaya't asahan nga ng mga kababayan natin yung mga pag-ulan, paminsan-minsan pagbukso ng hangin. Yung mga areas na may warning signals number 2, including Metro Manila, dapat po alerta yung mga kababayan natin sa mga malalakas na pag-ulan at malalakas na hangin, no? At yung mga peligro na kakakibat nitong mga itong mga meteorological hazard na ito. Okay, maraming salamat. Ingat. Pag-asa Senior Weather Specialist Chris Perez. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.